So, magandang gabi mga kapatid. Kumusta po? Kumusta po kayong lahat? Magbasa tayo ng Ebanghelyo ngayon. Pasensya na kayo sa signal natin. Pawala-wala. Bumalik naman. So, basahin natin yung Ebanghelyo and then mag-share ako sa inyo sa karanasan ko sa Cotabato. Sa Kitsaraw. hindi sa Kitsaraw, sa Kidapawan. Kidapawan ba yun? Kidapawan, North Cotabato sa Metalam. So, ang gospel natin ngayon is taken from the book, from the Gospel of St. Luke. The Lord be with you. A reading of the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, Lord. While the crowd was pressing in on Jesus and listening to the word of God, he was standing by the lake of Genezareth. He saw two boats there alongside the lake. The fishermen had disembarked and were washing their nets, getting into one of the boats. The one belonging to Simon, he asked him to put out a short distance from the shore. Then he sat down and taught the crowds from the boat. After he had finished speaking, he said to Simon, "Put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing. But at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish, and their nets were tearing. They signaled to their partners in other boat to come to help them. They came and filled both boats, so that they were in danger of sinking. When Simon Peter saw this, he fell at the knees of Jesus and said, "Depart from me, Lord, for I am a sinful man." For astonishment at the catch of fish they had made seized him, and all those with him, and likewise James and John, the sons of Zebedee, who were partners of Simon. Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching men." When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. They left everything and followed him. The Gospel of the Lord. So magandang gabi sa inyong lahat, mga kapatid. Ang ganda ng Ebanghelyo na ating nabasa ngayon, they left everything and followed Jesus. Just imagine, sa hindi pa kasama nila si Kristo, sabi ni Peter, "We work hard, whole night, but we don't catch fish." Wala silang nakuha na isda. Kahit ibis, wala silang nakuha kahit ibis. No? At sa pagsabi ni Kristo, "Master, we have worked hard," sabi ni Kristo, "put out into deep water and lower your nets for a catch." Simon said in reply, "Master, we have worked hard all night and have caught nothing." Wala kami nakuha kahit isa. "But at your command, I will lower the nets." When they had done this, they caught a great number of fish and their nets were tearing. So, muntik na silang malunod, mga kapatid. At muntik na din masira yung kanilang pukot, kanilang net. So, ano ba ang significance nito sa ating buhay? Nung hindi pa nila kasama si Kristo, they work hard. Minsan din sa buhay, yan ang nangyayari natin. We work hard. At ang dami pa rin nating utang. Hanggang ngayon, hindi pa tayo nakalabas sa utang natin dahil trabaho, overtime. Pero wala tayong time sa Panginoon.
So ngayon na meron na silang time ni Kristo, dumating si Kristo sa buhay nila, at ngayon inuuna na nila si Kristo sa kanilang buhay, at anong nangyari? Si Pedro ay mangingisda talaga. So, expert na siya sa pangisda. Pero sa ebanghelyo ngayon, ay namangha siya. Dahil they caught a great number of fish. Almost, their net almost tearing. So, malapit na magiba yung kanilang sasakyan. And they are so blessed, no? They caught a great number of fish. So, malapit na malunod yung barko nila, yung sasakyan nila, at malapit na ding masira yung kanilang pukot. So, amazing talaga. Na-amaze si Pedro, pero alam nyo, despite sa amazement nila, they do not, sabi ni Kristo, Simon, do not be afraid, for from now on, you will be catching men. When they brought their boats to the shore, they left everything and followed him. They left everything and followed him. So, kita natin. So, ang kahulugan sa ating buhay, hindi sa ang daming huli natin. O, daming biyaya na tanggap natin. Hindi yan ang pinaka-kulang lang yan. They left everything. Are we willing to leave everything to follow Jesus? Yan ang magandang tanong. And the willingness to leave everything and to follow Jesus, yan ang tunay na disipulo. Yan ang tunay na kahulugan sa buhay natin. Are we willing to leave everything? Our job, no? So, yung trabaho natin, iwanan natin ng sandali at then mag-attend tayo ng misa. Yung trabaho natin, yung negosyo natin, yung kinabibisihan natin, yung mga sugal natin na nakapag yan ang dahilan na wala na tayong Kristo sa buhay natin. Pero when we seek the kingdom of God, everything will be added unto us. Seek ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Yan ang mensahe sa ebanghelyo natin. So ang ganda ng buhay natin, meron pa tayong Diyos at grabe pa yung biyaya na ibibigay ng Diyos para sa atin kapag susunod tayo sa Kanya. Amen. So ngayon mga kapatid, i-share ko sa inyo yung karanasan ko sa North Cotabato, Matalam. Maliban sa pare na oppressed by the evil spirits, just imagine kahit pare no, na oppressed. So lalo-lalo na yung mga, so naintindihan ko yung mga tao na puno ng galit, hindi makaintindi, close-minded, inaharasyon ng mga kaaway natin. So, hindi na ako mag-reply, no, sa mga, maraming mga nagsisira sa atin, pero I pray for them. So, my response is deliverance. So, hindi na dapat bigyan ng sapat na oras dahil dami pa nating dapat i-focus sa buhay natin, mga kapatid. Okay? So, ngayon, merong pupunta ko doon sa North Cotabato. Doon kami, may nag-invite sa amin, buong pamilya, isa sa mga sponsors sa pagdalo ko doon sa lugar, ay nag-bless tayo sa bahay nila. And then, ang nangyari mga kapatid, matapos sa pag-bless ng bahay, nag-ask sa akin yung pamilya, Father, i-bless din kami. So, hindi ako nag-deliverance sa kanila, nag-unwanting of senses lang ako. So, merong mga circle of friends dandun, mga mahigit kami sa 10 siguro sa loob ng bahay. At ang isa doon ay nag-react, no? No, matapos mabigyan ng sign of the cross ang isa sa mga lumilinya na nag-unwenting of senses ako sa lahat ng mga usong magpa-unwent sa mga senses nila. Yung isa ay lumapit sa atin. Sabi niya, Father,
grabe yung ginaw, Father, sa loob ng ano. Siya lang ang giniginaw. Yung temperatura malamig pero hindi talaga maginaw. So dubli yung ginaw. Sa nararamdaman ko, Father, sabi niya. Father, dubli yung ginaw na nararamdaman ko. Ninalamig siya. So ang nangyari, mga kapatid, ang nangyari, sabi ko sa kanya, sige, pray na lang kita. At sabi niya sa akin, Father, alam mo ba, may isishare ko sa'yo. Tinitrain po ako ng isang albularyo, Father, siyang manggagamot. Lagi akong sumasama sa kanya dahil tinitrain ako niya. At meron pala siyang occult power. Then, ng kapangyarihan ng simbahan na delegated by the church, by Christ to His church. Gabi yung kapangyarihan. Nag-react lang siya. Oh, bumalik na naman. Ahay, yung signal natin. Nawala at bumabalik na naman. So, yun. Meron pala siyang occult power, mga kapatid. Yung occult power niya, kaya pala marami siyang na mga kaaway. Lalo-lalo na makainom siya. Kaya meron siyang orasyon na mag-protect sa kanya. Kung meron mga tao na maghasik ng lagim, meron siyang protection. Latin pa. At nung nakainom na daw siya, may karanasan siya nung nakainom siya at meron nagalit sa kanya dahil power na. Wala nang takot itong taong ito kapag makainom. Puno na talaga ng kahambugan. So nagalit yung ibang kainuman nila. Kumuha ng butilya ng tanduay at pinalo sa kanyang ulo. Ano nangyari, mga kapatid? Ang kanyang ulo walang sugat. Kahit maliit na sugat, wala talagang sugat, mga kapatid. Ano nangyari, mga kapatid? Ang nangyari ay yung batok sa kanya ng butilya, siya pa ang nasugatan. Siya, kahit maliit na galos, wala siyang sugat, kahit maliit na sugat. Wala talaga. So, na-amaze yung mga tao at natakot yung nagbatok sa kanyang ulo. Galing siya ng tablan. At meron ding insidente na may nagalit sa kanya, kumuha ng kutsilyo, at sinaksak siya. Alam nyo, mga kapatid, hindi siya din natablan. Yung kanyang kalsones, napunit na. Pero walang gasgas yung kanyang balat. Walang sugat yung balat niya. Dahil mayroon siyang occult protection, occult power. Yan ang nangyari sa lalaking ito na lumapit sa atin. At nung nadisgrasya daw sila, nabangga yung sasakyan nila, damage yung harapan ng kanilang sasakyan. Ang daming sugat ng kanyang kasama. Pero siya, nandito na yung mga bildo, mga glass, mga nabiak na mga bildo dito lang sa anyo niya, dito lang sa kanyang ano. Pero wala ding sugat. Dahil doon, na-amaze siya sa kapangyarihan niya. Pero sa paglapit niya sa ministry at sa anointing of senses, yung sacramentals, doon, nag-react. No? At alam nyo, apat na espiritu ang nagkapasok sa kanya. So, yung mga espiritu na yon ang nagbigay kapangyarihan at protect sa kanya. Pero hindi pala Espiritu Santo. Espiritu Tonto pala. So, dineliverance natin. So, sa pag-deliverance natin, nanginginig yung kanyang kamay. Hindi siya makapakali. Grabe yung ano niya. Yung ngapaan niya. At ang mga demonyo na sa kanyang katawan, yung pangalan nila ay pangalan ng mga albularyo na nag-train sa kanya. So, hindi naman yun mga albularyo na nag-train niya. Yung mga
ginagamit lang yung mga pangalan ng mga albularyo na nag-train sa kanya, nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. At na-amaze sila dahil doon. At sabi niya sa akin, matapos mag-deliverance, Father, ang gaan ng ano, ang gaan ng pakiramdam ko, para nawala lahat yung bigat, yung mga naramdaman ko sa katawan ko, nawala. At sabi ko sa kanya, matagal ka na bang hindi nangungumpisal? Matagal na, Father. Elementary pa lang. So, kung may malaking improvement yung ginagawa mo sa pamagitan ng sacramentals at prayer ng simbahan, doubly yung protection mo kapag 100% mag-sisisi tayo sa ating mga kasalanan. So, you should go to your priest this week. Father, ang tagal ko na. Dahil na-attach siya sa kapangyarihan na iyon. No? At doon niya nalaman, just a mere diagnostic prayer, doon siya na-convince na hindi pala galing sa Diyos yung kapangyarihan niya, na-amaze siya. Pero na-deceive siya. So, sinishare ko ito sa inyo para sa mga merong karanasan katulad niya ay mabuksan yung isipan ninyo. Buksan yung puso natin at damdamin, no? Na kung ano ka delikado yung mga occult practices na pinapractice natin. Okay? At sabi niya, Father, i-process pa yun, no? Sa team doon sa Mindanao, merong team doon. So, nirecommend ko sila sa team doon sa Jensen para ma-process na sila at matulungan din. At meron akong nakita kanina na sinishare ko ngayon sa Facebook natin na merong tinutulungan doon sa Diocese of Marbel, sa Jensen man yun, na merong isang batang lalaki, binatil yung lalaki na biglan lang may humahabol sa kanila pero yung gwardiya, wala namang nakikita. Biglan lang lumutang at nagsasalita ng ibang lingwahe. So, hindi po yun ordinaryo. It is spiritual harassment po yun. Kita ko yung video, lumutang talaga yung buong katawan. No, wanted exorcist talaga. No. So, pamagitan ng programa natin, dadami yung mga pari na mamulat nito. Nilag-overtan yung mga demonyo. Tinimpower natin yung mga pari na to use their power. To use their power, delegated power from Jesus Christ, mga kapatid. At greetings natin sa Happy Fiesta sa Our Lady of Casilac, sa Our Lady of Light sa Luon. Bukas na po yung fiesta natin doon sa unang parokya ko na kung saan ako na destino. So, hindi ako makapamiesta. Hindi dahil buragin ako. No? Punto yung schedule natin dito sa parokya natin. Sa umaga may kasal tayo, may blessing, at sa afternoon naman open yung ating office. So, kanina, ang daming mga tao na bumibisita sa ating office, nag-close na tayo dahil lumampas na sa 200 yung mga tao na bumibisita sa atin. So, araw-araw, ang dami. Ito po ay palatandaan na uhaw tayo sa katotohanan. At ngayon, namulat na mga tao sa prayer ng simbahan, sa paraan ng simbahan, no? At sa kapangyarihan ng mga pari. Ang dami na namulat, no? So, yan po ang makapagbigay inspirasyon nating lahat, mga kapatid. Amen! Sunod na mga araw, huwag kayong magalala dahil from time to time mag-share tayo. Hindi ako nakapag-live doon. Mag-live ako sa Kidapawan, pero hindi tayo nakapag-live. Hina ng signal doon. At magbasa lang tayo ng ilang comment, no? Salamat pala sa nagpadala ng mga stars. At ngayong sunod na September 16 po, meron tayong sports and evangelization. At kung tutulong kayo sa sports and evangelization, pwede kayo magpadala sa GCash natin dahil dalawang baryo yung ating lilibutin. Dalawang baryo magkatay tayo ng mga baboy para ipakain natin ng mga tao para magkaisa yung sa pamagitan ng pagpakain nila sa sports evangelization
ay madami tayong ma-evangelize, no? At magdala din tayo ng magsayawan tayo. Makita naman ninyo sa mga post natin. Yan po ay sports and evangelization. Every month po, once a month po yan. At yung gastos natin ay aabot ng mga 80,000 po. So, maraming salamat sa inyong suporta. At magpatuloy po tayo. At ating mga Catholic Faith Defenders, salamat din. Walang humpay silang nag-market pitching. Wow! So, ngayon nag-market pitching sila. This coming September 18, mga kapatid, mag-market pitching din tayo. Doon sa Tagbilaran. Sa baka sa siyudad mismo, hindi sa Plaza Rizal, September 18 magbigay tayo, ipopost na lang natin kung meron na tayong permit at sagawa tayo ng rally. Once a month din mag Grand Bible Rally tayo kasama ating mga kapatid, mga Catholic Faith Defenders. So ginagawa natin ito para yung mga Katoliko na nalilito at na nadala sa piki ng mga iglesia ay mabigyan natin ng paglilinaw. Hindi po ito personalan, mga kapatid. It is just a doctrinal presentation, mga kapatid. At si Olivia Makasad, Father, di mo mo deliverance ang pari na giduulan nako. There is a jensan kay mahadlok mo deliverance pero nasabtan man po nako. So, tinuod. Pwede makapag-self-deliverance as long as you are practicing Catholic. O, salamat, Ace. At Chico, nagpadala ng 100 stars, no? At si Helen Pia, ng 50 stars. Jubilin, Jos, larga nas Laura sa 16, brother, next year na lang. Oo. So, sa September 16, ang atong sports and evangelization. Dahil may mga activity tayo, no? Sa earlier na mga linggo. Si Olivia, unta makaadto ka diri sa Jensen, Father, nakaanhan ako. Diyan na natin team na ini-game power. Diyan. Meron ng pare na mga sumusuporta din. Jean, Jimmy Larin sa Moras. Hi, Father, watching from Panabo City, Davao del Norte. Si Jerwin Asilo, good evening. Father, watching from Cordillera. Ah, ka, saan eh? Candy. Asa to? Nawala. So, balik ako mamaya, Father. Mag-rosaryo muna kami. Charity Nipo Mosino. So, si Arlene Villa Gonzalo, nanood sa atin. Si Sister Stella Fe, Abisha Verdra. Hello, Father Darwin. At unsaon paggamit sa deliverance, Father? Mauni ang pag... Gipang chicken. Yes, yes, yes. Yes, Brother Zyros. Si Ruina, hello, Father. Good evening. Watching from Sungkulan, Dawis. Oh, taga Sungkulan, Dawis, no? Si Mary Faye Beringgil. Father, good evening. Nusa imong schedule diri sa Turil. 26 po. 26 ng gabi. Si Stella Faye Vedra, no? Wala. Nanonood sa atin. Juliet Rinigado. Watching from Tagbilaran. Ay, salamat, tigsoon. Si Cristoforos. Good evening, Father. Watching from Cadiz City, Negros Orient, Occidental. So, pupunta tayo dyan ngayong Monday po. At salamat sa nagpadala ng stars. Si Christine Torion, no, 45 stars. Si Neil Domingo. Si Neil Domingo, nanood sa atin. Hindi ko mabasa lahat yung mga comment ninyo. Ang daming nagko-comment, mga kapatid. So, si Evelyn Husay, watching from Davao City. Hello, Father, watching from Anakan, Hinuog City. Marvin Gulani. So, pasalamat ako kay Bishop Jose Colin Bagaforo ba yun? Bagaforo, no? Sa Diocese of Kidapawan na nag-welcome sa atin at kung ipaghintulot sa Diyos, makabalik tayo doon at maka-empower sa mga pare. Si Brother Randy Flores, nanood sa atin. Salamat, Brother Randy. At si Rachel Sabihon, nagpadala natin ng 100 stars, no? At si Jill Incabo ng 10 stars, no? Frank Michael
Hakla, mabuhay ka Father, mabuhay tayong lahat. At si Isidro Calindatas, kanus ang turila. Ako i-post lang, huwag kang galala. Arnold Trindad, watching from Mabinay, Negros Ox Oriental Father. Si Ate Jojo, watching from Hinohiva, Parokyano ko. Salamat, Ate Jo. Si Chandy Ray, sa Naiya Terminal, sa airport. Salamat. Si Maribeth Rodriguez. At si Kristen Turion, 145 stars. Salamat po. Si Desiree Montero Barbon. Good evening, Father. Watching from Mandawi City. God bless you, Father. Si Randy. Hello, Pads. Oh, hello, Brother Randy. At si Emya Taguan. Hello, Father Darwin. Salamat po sa pag-bless sa oil ko. Super bless. Si Janeth Mendola. So, yan sa lang muna mga kapatid. At pasensya, hindi ko mabasa lahat ng mga chat ninyo. Fighty Maria, tatak safety with a humble heart po. God bless.